Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Let go of me! Ba't niyo ako dinala dito? Anong gagawin niyo sa akin? I have protected you from all the mess that you made for yourself. I didn't ask you to do that, Lola. You just care too much about your name. Lola, I am sick and tired of doing what you expect me to do. How dare you? You are a Villamayor, Randy. And once a Villamayor, you will always be under my control. Miss Maha, mamaya nakunan niyo yung video. Yung lalaki sinasabi ko sa inyo. Sige, Bo, bumalik kayo bukas. I-request ko sa boss ko. Maraming salamat, ha. Buksan natin radyo. Nagsasalita si Governor. Kung meron po akong dapat ipasalamat sa mga nangyayari, yun ay kay Agnes. Hindi siya naniniwala na pinagsamantalahan ng kapatid ko ang kapatid niya. Sumaling. Dinadalaw niya si Henry. Eto, tignan niyo. Kitang-kita po sa picture na binibisita ni Agnes de los Santos si Henry. At mahigpit silang magkayakap. Henry, kailangan kong gawin yun. Naglag si Agnes. Henry, alam mo bang ginagawa ko ang lahat-lahat? Makalabas ka lang dito. Alam mo ate, hindi ko na alam ang totoo sa'yo. Nag-aalala ka ba talaga sa akin? Kaya kong tanggapin ang sinasabi ng ibang tao. Kahit ano, pero yung galing sa'yo. Yun ang masakit, Henry. Bakit ikaw pa? Totoo bang pinunta mong lalaki nyo? Jose! Jose, ano ba? Naniwala ako sa'yo. Dahil nangako ka. Tutuusin. Hindi ko na kailangan sabihin yun. Dapat alam niya kung sinong kakampihan mo. Pamilya tayo eh. Jose, hayaan na muna nating makapagpaliwanag. Ano pang kailangan ng paliwanag? Tinaldor tayo ng anak mo! Samantalahan ang kapatid mo. Sa lahat ng pwede mangyari sa kanya. Pinakamasakit. Ha? Pero hindi ito nagtatapos doon. Nakaharap tayo sa panganib mo yun. Ganito na nangyari sa pamilyang to. Ngayon ka pinakailangan ng pamilya mo. Ngayon, anak. Bakit bumibitaw ka sa amin, ha? Bakit? Talaga bang mas mahalaga na yung lalaki yung kaysa sa amin? Ha? Hindi naman mangyayari lahat ng to kung noon pa lang pinatahimik mo na sila, ate. Kung noon pa lang hindi mo kinuha si Niña mula sa kanila para makuha simpatsya ng mga tao. Kung noon pala nagpatawad ka lang nung sinasabi mo nagigabit ni Kuya Bernard si Agnes. Pero hindi. Nagalit ka. At hanggang ngayon, nandiyan pa rin ang galit niyan. So ito, gumaganti sila. Pagod na sila masaktan eh. Kaya ako nandito ngayon, ate. Anong nangyari sa atin, Henry? Nagdusa tayong dalawa. Pero kailanman, hindi mo ako sinisi sa hirap ng pinagdaanan mo. Pero ngayon... Nandito na ako. Manong, pakibalis. Ate, gusto ko lang saktan niya si Catherine sa lahat ng ginawa niya sa atin. Bakit tayo masisira?
Galit ka pa ba? Pwede ka na bang makausap ng anak mo? O bang dapat pag-usapan? Hindi mo bibigyan ng pagkakataon na mapakinggan man lang ang anak mo? Mahal niya yung lalaking yon. Piniliwanag niya sa atin noon pa. At nakiusap ako sa kanya, natigilan niya na si Henry, pero sinuway niya ako. Nay, ayokong nagagalit kay Agnes. Pero yung lalaking yun, sinaktan si Niña. At ayokong pati si Agnes saktan niya. Umaasa pa rin ako na mauunawaan mo ang anak ko. Ikaw na rin ang nagsabi, hindi ba? Sa'yo na rin ang galing. Iisa ang pamilyang ito. Isang pamilya tayo, hindi tayo dapat na nag-aaway-away o nagkakagulo, lalo na sa pagkakataong ito. Sa makalawa na ang hearing ng kaso ni Niña, ilalabas lahat ng ebidensya at testimonya ng anak mo. Mabibigyan na ng hustisya ang nangyari sa kanya. Bukod doon, pag narinig na ni Agnes lahat ng prueba, sana matauhan siya na hindi mabuting tao si Henry. Hindi siya dapat mahalin. Mama, I heard what you did, Catherine. So you really can't stop meddling in Henry's case. Bakit hindi mo nalang ipaubaya sa abogado yan? Mama, kapatid ko si Henry. Siya ang pamilya ko. Hindi ko gustong saktan ka, ate. Kung pwede lang pumikit at isipin masamang panaginip ang lahat na nangyari. Sana pagising ko, libre na ako mahalin si Agnes nang hindi ka nasasaktan. Kung pwede lang mabura ng luhang to lahat na nangyari, wala na sanang masasaktan pa. Alawa na ang hearing ng kaso ni Niña. Ilalabas lahat ng ebidensya at testimonya ng anak mo. Mabibigyan na ng hustisya ang nangyari sa kanya. Bukod doon, pag narinig na ni Agnes lahat ng prueba, sana matauhan siya na hindi mabuting tao si Henry. Ito bang pinunta mong lalaki yun? Sumagot ka, Agnes. Totoo ba? Totoo. Hindi na yung ginawa sa'yo. Nanglaban po ako. Pero masyado lang talaga siyang malakas. Hanggang sa nakuha niya na yung gusto niya. Sabihin mo sa kapatid mo kung anong nangyari sa'yo. Hindi ba sigurado ka sa sinabi mong testimonya doon sa presinto? Na si Henry lumapas tangan sa'yo? Sasabi ka lang naman ng totoo. Totoo naman ang sinasabi mo, hindi ba? Diyos ko, nag-aaway-away na po ang pamilya ko dahil sa nangyayari. Naiintindihan ko po ang sakit na nararamdaman ni Niña. Kaya po, sana mali ang kutob ko tungkol sa anak ko. May nakita na akong
malilipatan natin. Pagkatapos kumain, maaari na tayong magbalik-balat. Saan ka pupunta? Hindi na po yata tayo kakain eh. Kasi di po ba, bawal tayo kumain pag magkagalit. Jun-Jun, magtatampo ang pagkain kapag hindi natin pinansin. Sige na, maayos din to. Promise? Promise. Hala, sige na. Lang po. Hello? Monica? Oh, Agnes! Ano na? Di ba ngayon natin babalikan yung CCTV sa convenience store? Oo. Kaso nandito pa ako sa bahay. Oh, ano? Tuloy ba tayo? Eh, ready na akong gumora. Nakabis na ako, no? Hello? Hello? Ano? Oh, ano na? Monica? Ipupuntaan ka? Tay. Hindi ka pwedeng umalis. Sabi na ba sa'yo ni Monica? Posible may nahanap na kaming paraan para mapatunayan wala kang kasalanan. Agnes, sandali. Yung gasolinahan sa bayan, may CCTV camera sila. Diba sabi mo na padaan ka doon? Baka nakuhaan ka nila ng video. Agnes, hindi naman yun ang gusto ko marinig. Kamusta kayo sa bahay? Agnes, alam ko na lahat. Nakwento na sa akin ni Monica. Hindi mo kailangan magtago. Ayoko nang dumagdag pa sa inyo, Henry. Alam ko nahihirapan ka na sa nangyayari sa'yo. Hindi mo naman kasi kailangan magpakatatag na nag-iisa. Nandito ako. Alam ko. Pero kakausapin ko pa rin si tatay. Alam ko naman na hindi rin niya gustong lumalatong gulong to. Intindihin na lang natin ang tatay mo. Agnes, ako to eh. Kapatid ako ng taong nanakit sa inyo. Kung napigilan ko na sana ang ate ko nun, hindi sana tayo nahihirapan ng ganito. Agnes, hindi naman ito ang gusto ko para sa ating dalawa eh. Ayokong nasasaktan ka. Nung tinanggap ko sa sarili ko na mahal kita, tinanggap ko na rin lahat ng kapalit nito. Oo, galit ako sa ate mo. Galit ako sa mga ginawa niya sa pamilya ko. Pero mahal kita eh. Kaya ko kalimutan lahat. Lahat ng sugat. Luisa, si Niña po. Nasa loob. Pasukin mo na lang. Tulong lang po ako sa pagligpit. Sige po. Clarice. Bakit po? Bukod sa amin,
ikaw ang higit na nakakakilala kay Niña. Alam mo na mapaglihim siyang tao. Ganun lang po kasi talaga si Niña. Meron kaya siyang nabanggit sa iyo na ikwento na sa tingin mo hindi niya pa na ikukwento sa amin? Gaya ng tungkol kay Henry? Wala naman po. Kung ano po yung alam nyo, yun lang din po yung alam ko. Promise po. Sigurado ka ba? Sure po ako. Bakit po ba? Wala. Sige, pasok ka na. Hindi ko gusto yung ginawa ni ate. Hindi niya kailangan i-broadcast pa sa radyo ang tungkol sa kaso ko. Lalo lang gumugulo eh. Naiintindihan ko, Henry. Baka makakuha siya ng simpatsya ng mga tao. Baka hindi lang tayo mag-focus sa paghanap ng ebidensya, ha? I'm doing my best, Henry. Si Randy, inaalala natin yung kung ano-ano samantalang siya yung kailangan natin imbestigahan. Alam ko yun yung laging kasama yung Niña noon eh. Isa pa, may gusto siya dun. Nabanggit sa akin ang kapatid mo. Umamin mismo sa kanya si Randy at kay Ma'am Concordia. Eh, yun naman pala eh. Ba't hindi niyo sinabi sa akin to? Hindi niyo ba aaksyonan yan? Kilala mo si Madam Concordia, Henry. Ayaw niya na sasangkot ang apo niya sa gulong ito. Isa siyang bilya mayor. So ano? Kaya ako nandito kasi ako sumayon na kasalanan ng hype na yun? Hayaan mo, ipapaalam ko sa ate mo ang lahat ng inaing mo. Baka makagawa kami ng paraan para umamin pa si Randy. Where are you going? States. I'll be leaving in 2 days. Why so sudden? I just have to. Aalis ka despite of what's happening? Marami pang gagawin. Sa tingin mo ba, walang kasalanan si Henry? Mahalaga po sa akin si Henry. At sinasabi po ng puso at isip ko na wala siyang ginawang mali kay Niña. Wala na ba tayong paraan para mapaamin natin si Randy? Hindi natin makipilit magsalitain si Randy. But I can help you reveal the truth on this attorney. Papatunayan natin na hindi dapat ang kapatid ko nakakulong, kundi si Randy. Magtatagal ho ba kayo dito? Kadarawin ko pa lang eh. Parang gusto mo na ako paalisin ah. Kikimbrihan na lang kita kapag nakuha ka ng gusto ko dito. Sinabi ni Henry, nagpunta daw siya ng gasolinahan dun sa araw na sinasabi mo. Sigurado ka ba dun sa araw at petsa na sinasabi mo? Sige, Niña. Tatanungin uli kita para matapos na itong diskusyon na to. Si Henry ba talaga ang may gawa sa'yo nun? Opo, sigurado po ako. Sino itong sinasabi mong lalaking kapatid ay isang politiko na nagsamantala sa'yo? Henry Aragon. Kapatid ni Governor Catherine Villamayor.